umalis po ako sa showbiz noong 2017. Noong nagpahinga po ako, noong nag-request ako na mag-exit sa Provinciano. Yes. Because of my mental health. Talaga nagkaroon ka nito? Opo, nagkaroon po ako ng mental health crisis. Nung na-burnout yung katawan ko, logically, pati yung utak ko nadamay. I had a hard time talking to people. I had a hard time facing people. I lost my zest for life. Nawala yung gana. I wanted to end my life. Umabot sa ganun. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyong. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Alam kong kilalang kilala niyo siya. A good singer, actor, comedian, entrepreneur. Mga kaibigan, ang nag-iisang si Pepe Herrera! Grabe naman yung introduction na yun. I'm very, very happy and honored na ma-interview niyo finally, Tita Aster. Finally. Finally, ito na yon. Thank you to Moises Fernandez. Yes. Di ba? Who made it possible. Andun siya, oh. Di ba? Kaming dalawa yung nagkukulitan ni Moises, eh. Di ba? What's important, you're here. Yes. And I'd like to congratulate you bago tayo mag-chikahan. Grabe! Rewind! Congratulations. Thank you, Lord. O, di ba? Ilan ang entry mo sa nakaraang Metro Manila Film Festival? Dalawa po. Ano yung isa? A Family of Two, Mother and Son Story. With yes, Sharon nakita Cuneta. Nga kita doon. Yes, opo, oo. And Alden. Tapos ito, yung Rewind with Dong Yan. Grabe ka. Pero ikaw, pang Metro Manila, hindi ka talaga nawawala ng proyekto. Nasanay kasi ako kay Pepe na mahabang buhok. For the longest time. For the longest time. Yun ang Pepe Herrera na kilala ng publiko. Opo. Pumasok ako sa showbiz ganun kasi, tita. What made you change your look ngayon? Talagang nag-decide lang ako magpakalbo na kasi hindi kalbo yan, ha? Maintindihan to ni brother kasi pag mahaba buhok mo, tita, sakit sa anit eventually. Hihingi na sa chloric acid. Diba? Opo. As in, nung nagpakalbo ako, ang laking ginhawa sa ulo. Talagang nagpakalbo ka? Yes. Actually, I have this, meron po akong nakaugalian na pagkatapos ng isang mahabang project, nagtatanggal ako ng bigote at balbas saka nagpapakalbo po. Parang restart. Parang start of a new project. Yes. Parang new life. Yes. New look. Yes. Oo, galing. Yes. Sa lahat ng look mo, itong pinakagusto ko. Wow. Hindi ko naman sinasabi na hindi magandang look mo before, pero syempre iba yung pag-clean cut ang dating, uh-huh. Di ba? Maaliwalas. Maaliwalas, di ba? At palabas na rin sa mga sinihan ang My Sassy Girl. Yes. Opposite Tony Gonzaga. Yes. Uh-huh. Wow, congratulations, Tony Gonzaga, Nobles. Uh-huh. Wow. Paano ito nakarating sa'yo yung proyektong to? Yung team po mismo ni Tony, ni Tin, ang kumontak sa akin. Oh, talaga? I was really honored. Wait, talaga ako. Okay, sige, let's do it. Kasi nakapagtrabaho na po kami together sa You're My Boss with Coco Martin. Ah, yes. Pero before that, nakapanood na po siya ng Rock of Ages. So, nung nakita kami sa airport papunta ng Batanes for You're My Boss, nakakatuwa kasi she's very happy to see me na, Pepe, ikaw yung paborito namin sa Rock of Ages. Sila daw ng asawa niya. So, nakakakilig, syempre. Diba? Opo. Pero sa You're My Boss, saglit lang po kasi ako dun eh. Sa My Sassy Girl talaga kami naging magkaibigan because of My Sassy Girl. Karoon kami ng mga mahabang kwentuhan. Grabe. Ikaw ang sinigle out ng Tony Gonzaga na maging leading man sa My Sassy Girl. Mga kaibigan, I'm sure they're familiar with My Sassy Girl. This is a 2001 South Korean movie. I think this is the biggest romance comedy movie of all time in Korea. One of the first. One of the first. At ito hit. Yes, yes, totoo. Opo. Yun. Oo, yes. Di ba? Mm. At nakakatuwa kasi, my God, 2001 pa itong movie, pero napakaganda ng material. Opo. At bidang-bida ka talaga doon. Opo. Oo. So, how was it like working with Tony? Actually, tita, for some reason, akala ko kasi nung una, di ba meron siyang reputation na masungit daw, kasi mahihayin kasi siya. Yes, apparently, she's also an introvert. Eh, di ba, mga introvert usually na pagkakamala na suplada, pero mahihayin kasi talaga sila. Effort sa kanila, yung ginagawa ni Tony, effort pala talaga sa kanya yun, yung nag-host, being with people. Mm-hmm. Pero at the end of the day,
gusto niya yung konti lang tao or mag-isa lang siya reading a book. So isa yun sa mga napagkasundo namin, books. May mga nirecommend siya sa akin books, may nirecommend siya sa akin mga mantra, mga spiritual quotes. So bookworm din pala siya? Sobra. Oo, grabe. Sobra, tita. No? First day pa lang namin magkwentuhan ni Tony, pinaiyak niya na ako. Kasi talaga? Nag-connect kami spiritually din. Uh-oh. And meron siyang sinabi sa akin mantra to start your day na hindi ko makakalimutan. Kasi I think, lalo na sa mga bagong parent, di ba pag bagong parent, tita, you want to be the best version of yourself, right, para sa anak mo. Right, right. So, lahat ng mga old habits mo, gusto mong tapon na lahat. Pero syempre, may mga pagkakataon na madadapa ka and you'll beat yourself dahil doon. You're the worst critic of yourself also, trying to be the best version of yourself. Meron siyang sinabi sa aking mantra na sobrang tagos sa akin kasi isa daw sa mga magandang grounding experience, pagkagising mo, pagharap mo sa salamin, kausapin mo yung sarili mo and you just say three things. I forgive you. Doon pa lang naiyak na ako. I'm proud of you. Oh. And then today, I commit to being kind or being gentle. So talagang ano, parang tumago sa puso mo na para talagang tinamaan ka. No, para akong niyakap ng words. Oh. Yeah. Para siyang ano, straight from the Bible. Yes. Parang word of the Lord, as right, mushy as it may sound. Natatag ka na rin as a comedian. Mm. Oo, palagay ko, ano, nagkataon lang ng ginagawa mo, ikaw'y nagpapatawa. Yep. Pero is it, ano sa'yo, natural ba sa'yo yun, ang magpatawa? Not all the time. Like for example, may good friend Empoy na nakasama niya na. Si Raul. Sorry, Empo, I love you. Napanood ko yung interview niya. Tawang-tawa kami ni Mrs. Tita. Sabi ko, putik, consistent. Walang matinong sagot. Siguro sa atin naman hindi eh, di ba? Mukhang seryo, yes. Mukhang tao ka naman eh, nakausap, di ba? Parang hindi tao si Empoy. Well, ako po, pwede ako magpatawa, pero mas leaning towards, mas maraming pagkakataon na I can be serious. As compared to Empoy naman na maraming pagkakataon consistent na consistent talaga si Empoy. Pero in fairness, tita, may mga pagkakataon na pag kaming dalawa lang, meron yung mga masinsinang usapan na. Nagugulat din ako eh. Nata-turn on yung serious Empoy eh. Ah, talaga? Lumalalim eh. May mga komedyante po kasi, or actors na nabubuhayan yung pagiging komedyante pag maraming tao. Ako naman po, pagka ganitong interview, mas relax ako, maging chill na. Can be serious also. Yes, yes. Okay, kwentuhan mo naman na kami, Empoy. Empoy, tuloy. Ang ganda na, huwag i-cut yun ha. Empoy! Natatawag din ako Empoy minsan, tita. Okay lang yun. Ako Empoy ha. Ganyan ang... It's the Empoy effect. Oo, ang Empoy effect na yan hanggang ngayon. Paano mo na-discover or na-discover ng parents mo that you're a singer, that you sing? Mahilig po akong kumanta talaga. Mahilig akong mag-invento ng mga... Like for example, doing something as simple as toasting breads for my family. Kakantahin ko na yun. Toasting the bread of my mother, toasting the bread of my father, toasting the bread of my family, toasting the bread of me. Kumakanta lang ako ng kung ano-ano, tita. Parang second nature talaga siya for me. So, ayun, hanggang saan sa... Saan ka nagmana? Saan ka, sa parents mo ba? O both sides. Parehas pong mahilig kumanta. Ah, okay. Oh, pero ako lang po yung nag-pursue ng singing as a profession. Nagsimula lang po siya, well, as early as grade 3, nag-line na po yung mga lalaki sa classroom. Pinakanta isa-isa ng teacher ng ano, ako'y isang Pinoy. Yung, ako'y isang Pinoy! Florante. Po yung boses ka noon. Florante, oh. Tapos ako'y napili na mag-perform on stage. After noon, naging regular na sa school na kumakanta ako sa mga stage productions. Mm-hmm. Hanggang sa pagdating ng college, pumili ako ng course. Nanay ko po yung nag-encourage sa akin na mag-music sa UST. Kasi nag-try po ako sa advertising. Nakapasa ako. Okay. Pero sabi ng nanay ko, ba't ka mag-advertising na? Yung bahilig mo? Sabi ko, kasi dun yung pera. During that time po kasi, lakas ng advertising and my sister's also in advertising. Andun ang pera? Yes. Oo. Pero ang sabi ng mother ko, hindi ko makalimutan, bit-bit ko hanggang ngayon, anak, kung ano yung hilig mo, kung saan ka masaya, yun ang piliin mo, kung saan susunod yung pera. I follow that advice. Nag-try po ako sa music. The day na dapat papasok na ako sa CFAD, sa advertising, naisip ko lang, mag-try din kaya ako sa music. Nakapasa rin po ako. Ayun, tuloy-tuloy na ako. So, tinapos mo Conservatory of Music, di ba? Opo. Doon po talaga ako nahasa sa stage. Kasi yes, karamihan yes po ng ginagawa namin. Performing on stage was a big part. And you were part of the choral group ng UST, di ba? Coro Tomasino. Yes. Yun, talagang maganda ang ano mo, music background. Tama yun? Music or musical background. Yes, opo. Maganda, maganda. Although, dapat magiging music teacher ako, tita. Kasi music education major ako eh. Right, right. So, nagtuloy po ako. Pagka-graduate, nag-music teacher ako sa Multiple Intelligence International School sa Katipunan. Mm-hmm. I was also doing Rock of Ages during that time. Okay. Sabi ko, part-time ko lang yung pag-perform. Mm-hmm. Kasi yung teaching job, regular po yung income. So,
So, mm-hmm. I saw it as being practical. Mm-hmm. Pero nagkataon po, when I was doing Rock of Ages, na-discover naman ako ni Ma'am Charo. Nung nanood siya ng Rock of Ages, after a few days, this was 2016? 2014. Ay, 2014. Okay. Opo. After a few days of her watching, may tumawag naman sa akin, secretary niya, asking if I want to be part of Star Magic. Wow! So, nagkaroon na ako ng interview with sila Direk Loren, mm-hmm. Mr. M, Ms. Mariol, asking if I want to be part of Star Magic and if I want to do a TV series. Mm-hmm. Agad-agad, ang bilis. Mm-hmm. So, I had to make a decision. I have to choose. Yeah, of course. Kasi yung definitely, oo. Nagkataon po kasi, teaching job, regular, kaso yung series, which is Forevermore, the first of Lizkin, sa Baguio naman. Oo, at continuous ito. Yes, diba? And I had to choose parang one. Parang may lock-in pa at that time, di ba? First lock-in, first yeah. Lock-in. Opo, oo. Wala pong pandemic, nagla-lock-in yes, na po right, kami. Right. Kinausap ko po yung principal tsaka director sa Multiple Intelligence and thankfully, they support me as a performer. They support my dream. So, humanap lang po ako ng kapalit and then yun, pumunta na po akong Baguio. Nagtuloy-tuloy na hanggang magprobinsyano and all these other projects. And the rest is history na. The rest is history. Diba? It's been 10 years. Yeah. So may ituturing talaga ng pinaka-breakthrough mo talaga in showbiz was through Rock of Ages. Rock of Ages sa theater. Sa TV theater. Naman po, oo. Ang breakthrough ko ay probinsyano. And si aking kumarin, Charo Santos, ang iyong naging godmother. Yes. Fairy godmother sa showbiz. Kaya tuwing makikita ko siya, kailangan ko magbigay pugay. Oo, wow. I'm very grateful for her. Pag galing ka sa teatro, ibang kultura ng teatro, from the theater, adjusting yourself sa television at sa kapelikula, anong mga nabago, anong changes na kailangan mong gawin? Culture shock po nung simula. Okay. Naalala ko si Direk Cathy Garcia Molina na I love very much pero isa po siya sa mga namulat ako sa discipline ng TV dahil sa kanya. Napagalitan ako first few shooting pa lang, first few days pa lang namin sa Forevermore kasi hindi ko pa naiintindihan yung sapaw. Mm-hmm. Yung for example, ito yung camera, shot nyo. Nandito ako bigla. Mm-mm. Hindi ko alam na naharangan ko kayo. Right. Yes. Oo. So yung concept ng sapaw, mm-mm. hindi ako familiar. Kasi yes. wala naman pong camera sa theater eh. Yes. Diba? And you can move around. Yes. Oo, yes. Diba? Unlike sa TV, mm-hmm. I have to be conscious all the time kung saan nakapwesto yung camera. Sa mga una kong natutunan sa kanya, yung being mindful of your space para hindi mo nasasapawan yung co-actors mo sa mga different angles. One of the technical aspects of TV that I had to learn. And I'm grateful na natutunan ko kay Direk Cathy yun. And of course, iba naman ang disiplina sa pagdating sa pelikula. Yes. Oo. So ano na mga natutunan mo sa doing movies? Sa pelikula naman po, magkaiba po sila ng beauty ng TV eh. Pero kasi nagustuhan ko naman sa pelikula, yung pagiging long form po niya, tita. For example, sa TV po kasi minsan, nagiging close na lang kami ng co-actors ko. Nakakailang shooting na kami. Siguro on the 10th day of shooting, mas nagiging close na kami. Sa pelikula, more often than not, I have the chance to get to know everyone. For example po, si Tony, bago kami mag-start ng shooting, may look test, magkikita kami for pwedeng promo. So, may chance ako before starting shooting na maging kaibigan. Kasi yun po para sa akin, isa sa mga guiding principles ko as an actor. I have to be friends with my co-actor. Isa sa mga ano niya, blessing ng trabaho namin. I have to be friends with them kasi number one yung sincerity. Na ang hirap pikiin po kasi ng chemistry. Correct. Para sa akin, the only way that we can have good chemistry is if I'm friends with you. Usually, lalo na mo pag leading lady, yayayain ko yan, kita tayo, let's have dinner or lunch. Kwentuhan lang tayo. Parang ganito po. Mm-mm. Let's get to know each other. Yes, kwento yes. ka, kwento ko. Eh, nagkataon po, swerte ako. Masarap kakwentuhan si Tony talaga. Intelligent conversation. Yes, exactly. We can talk for hours. Yes, yes. About anything. Pwede kong malaman, Peps, kung ilang kayo magkakapatid at kung ano yung trabaho ng parents mo. Ang parents ko po parehas na social worker. Social work ang tinapos nila sa college. Ang tatay ko lang po nagtrabaho sa government, sa barangay operations ng City Hall. Mm-hmm. Tapos mother ko naman po sa teaching, sa Marinol na naging Miriam. Yes, yes, social work ang tinutupo. Yes. Opo. Alright. Tapos she became the president then of an NGO doing peace work sa Mindanao at sa Manila. So, ang pangalan po ng Binhi ng Kapayapaan Incorporated. I learned a lot about respecting different cultures and religion because of that. Mm-hmm. So parehas po na parents ko, people person.
bata pa lang ako, sinasama na po ako sa mga workshops. Kaya yung pagiging extrovert ko, nahasa bata pa lang. Ilan kayong magkakapatid at pang ilan apat. Ka? Ako apat. Po bunso. Panganay lalaki, nasa ano rin po, piece work din, social development. Pangalawa po, babae, nasa arts din. Tatar ko po, nasa social work din. So, two boys, two girls? Yes, opo, pinagigitnaan namin. Actually, number one cheerleader ko po talaga ang parents ko eh. Ang nanay at tatay ko. I can see that they're very proud when sharing to their friends. And sinasabihan po ako ng tatay ko na, anak, pag may gusto mong pa-picture sa'yo, pagbigyan mo lang. Minsan nga po, pag kumakain ako eh, tapos may lalapit, pwede po magpa-picture. Ako na po yung nagsasabi ng, okay lang po, tapusin ko lang yung kinakain ko. Ayun naman po, bilang respect sa wife ko din. Kasi yung wife ko po parang si Tony, may pagka-introvert din. Okay. Valuable po sa kanila yung family time or yung time namin together. Mm-hmm. Na actually, misis ko po, I can say na medyo nahirapan siya nung simula. Kasi she values private life. Right. I understand. So, because nang showbiz ang wife mo eh. Opo. Oh, tapos oh. Yung kunwari, nagkukwentuhan kami, biglang may sisingin na, pwede magpa-picture. Mm-hmm. So at first, medyo mabigat po sa kalooban niya yung biglang may ganung moment. Nakaka-overwhelm. So ngayon po, bilang respeto po sa wife ko, sinasabi ko sa, pag may nagpapapicture, tatanungin ko siya, is it okay? Eh, lagi naman po niya sinasabing okay lang. So naiintindihan na rin niya. Yes. Although, yun po, pag kumakain kami, sasabihan ko na lang yung fan na okay lang ba pagkatapos na lang kumain. Almost all the time naman sabi nila, ay sige po, we can wait. Tatay ko lang po yung hindi comfortable na nag-aantay yung fan. Oo. He really wants me to cater to them. Parang, anak, pagbigyan mo na, isipin mo, picture lang, naligayahan na sila ng gusto. Yes, at nakita ka ng personal. O kasi ito yung trade-off eh. Kasi pag pinasok mo ang industriya, pinasok mo ang showbiz, the word privacy nawawala eh. Although, tita, na-discover ko along the way, when you treat them as if pantay kayo, nung fan, yes. At first, initially, they will look up to you like you're this bigger person na, oh my God, napapanood ko lang siya sa TV. Pero I can see na pag tinrato ko ng tao sa tao, napantay lang tayo, nagkataon lang na napanood mo ko, humuhupa po yung gigil ng fan. Yes. Na, ay, okay, parehas lang pala tayo. So I guess yun po yung isa sa mga natutunan ko na when I treat fans who want to have video greeting or picture taking na tao sa tao lang, okay lang po ba tapusin ko lang yung kinakain ko? Kumakalma po yung energy and then it became exchange between person to person. Natatag ka ngayon as a actor comedian, pero kung tutuusin, pwede ka sa mga drama roles, di ba? Basta maganda po yung role. Basta something that will tell a relevant story. You are now with the ABS-CBN, Apo. Star Magic. Yes. Wow. Ever since, tita. Ever since. Apo. Oo, tagal-tagal na rin noon, ha? 10 years. 10 years, Apo, 10 yeah. Years since 2014. 2014, di ba? Mm-hmm. Ang layo na nang narating ng Pepe Herrera, di ba? Sana malayo pa po. Oo naman. Tuloy-tuloy pa rin. Magmula nung mag-artista ka, syempre kahit papano, na-set aside or rather na-put aside ang pagiging singer mo. Ah, yes. Oo, I can parang say that. It has to take the back seat. Kung ako po tatanungin, tita, it's something that, salamat po. It's something that I would like to go back to on a more regular basis soon. I love acting. Kaya po siguro gustong-gusto ko musical theater kasi yun po yung marriage between acting and singing. Right. I love doing it kung pwede ko siyang gawin every year. Kasi singing talaga is number one. First love mo yan, first eh. Love. Oo, oo. First oo, love. First love po talaga. Pero nilagay ka sa ibang direction eh. Which sa is ngayon. Acting. Sa ngayon. Which is, I enjoy it. Yes. I accept it. I enjoy it. Siguro this is just a phase right now na mas madalas po akong umaarte kaysa kumakanta. Pero I look forward to the day also na magpapantay sila or mas madalas naman akong kumakanta. Punta naman tayo sa married life. I know your wife is non-showbiz, si Sara. Sara Malyari, right? Yes, oh, okay. Sam for sure. Oh, Sam. And you have two beautiful kids now. Congratulations. Yes. Salamat po. Naka-boy, girl and boy, di ba? Kota na. Di ba? Kota ka na, di ba? Dadagdagan niyo pa ba? Pwede sabi pa. Sabi po ni Mrs., parang kota na siya eh. So, I'll take her cue. Your eldest is 3 years old na, a girl. Si Payapa. Payapa, si Pai. Oh, yes. Di ba? Before pinanganak ni Sam si Pepito. Pepito eh, di ba? Pito yung kanyang palay. Ito, I-T-O. Ah, ito. Opo. Parang Ito Rapadas. Yes, okay. Oh, yes, opo. Yes. Oh. So, your boy is just about 2 months old, di ba? Pero bago ipanganak yung mga anak mo, alam mo na yung gender, kung ano yung papanganak nila, or yung iba kasi inaantay until ipanganak. Ayaw nila, parang gusto nilang ma-surprise.
kami po, gusto namin malaman. Agad? I think mga 5 months pwede na. So oo. Pagka sinabi ng doktor na pwede na malaman yung gender, game na kami. Ah, okay. Para mapaghandaan din po. Yes, po, oo. Mga damit, ang tatanggapin. Kung blue o pink. Opo. Eh usually naman po, mga galing lang din sa mga pinsan or mga kaibigan yung nagagamit po ni Pai tsaka ni Ito na baby clothes. Eh. Mm-hmm. Hanggat maaari, ayaw po namin bumili kasi ang dami rin naman nagbibigay. Ang dami nagbibigay, ang dami yung pati kaibigan, ang dami mga kamag-anak, di ba? Tsaka very conscious po kami ni Sam sa pumapasok po ng mga products or gamit sa buhay namin. Pares po kaming advocate ng being conscious of our carbon footprint. Pares po kaming ano ngayon eh, we can say that we are environmentalists in our own way. And you're a vegan, di ba? Opo, hindi vegan ka, po. Hindi ka talaga kumakain ng karne. Since when? 2017. Ah, not too long ago. Ganun din ba si Sam? Hindi po. Siya naman po, ano siya, flexitarian. Flexible siya. Pero transitioning siya. Oo, nakita niya kasi sa'yo, di ba? Or without forcing her, tita, nakita niya lang na yun din yung gusto niyang path. Eventually. So, ngayon, hindi na po siya kumakain ng pork and beef. Diba? Actually, tita, nung una, kasi ang una pong naging vegan sa family namin, vegetarian vegan, yung kuya ko po tsaka sister ko. During that time, mga 2014, hilig ko sa chicken. Sinasabi ko sa kapatid ko, sarap-sarap ng chicken, you're missing out. Hanggang sa former handler ko po was also a vegan. Mga pinopost siya, binasa ko, pinanood ko, convert ako, tita. Para akong may binuksang pintuan o bintana, mm-hmm. Tas tumuloy-tuloy na ako without looking back. And I guess it was natural for me kasi mili po ako sa mga hayop, bata pa lang eh. Pero hindi ba mahirap to give up, especially yung meat? Depende po, tita, sa kung ano yung dahilan kung ba't kayo naging vegan. Kasi po ako, hindi lang po siya health reasons. I guess part of my principles na rin po, my mindset, my way of life, na ngayon po kasi, because of the things that I've learned and the things that I've watched and read, mahilig po ako sa aso't pusa. Ngayon po, yung mga baboy and kambing, hindi ko na makita yung difference nila sa aso't pusa. Ganun na po yung mindset ko. So, dati po, mahilig ako sa, for example, my favorite is goat meat. Gustong-gusto ko yung texture ng goat meat. Yes. There was this personal story that happened to me na nung nagpunta ako ng La Union, may kakatayan dapat na isang kambing yung sister-in-law ko. Mm-mm. Umiyak yung anak niya. Hindi na nila kinatay. Inalagaan na lang nila. So, pag pumupunta ako doon para matulog sa kanila, nilalapitan ko yung kambing, hinihimas ko. Then, every time I go there, after that, lumalapit na yung kambing sa akin. Naging maamo na rin sa'yo. Nagpapahimas. Magpapahimas. Parang aso to ah. So, yun po. After that, hindi ko na kaya kumain ng kambing. Oo. Well, we start somewhere. Ako po, ganun din ginawa ko. Nag-remove muna ako ng pork and beef hanggang sa fish na lang. Tapos hanggang may eggs na lang ako. And then, ngayon, totally plant-based. So, ano rin, step by step din po yung ginawa ko. But I feel more contented now. Lighter. And healthy. Yes, opo. Happier. That's the most important. Opo. Your wife is a visual artist at the same time, interior designer. Yes. But she's taking good care of her two kids now, your two kids now. So, nagagawa niya pa rin ba yung dati niyang trabaho? She has one interior work now. Ay, dalawa. Yung isa po, yung bahay namin. Nagpapatayo po kami ng bahay ngayon. Wow, thank you, Lord. Congrats. Opo. So, syempre, siya yung nagde-design. Mm-hmm. Pero dahil she has to minimize her interior designer work, saka yung pagpipinta, focus po siya sa isa pa niyang passion, which is arts pa din, culinary arts naman. Wow! Mahilig at masarap po ang kanyang luto. Wow! Bilang Kapampangan. Ang swerte mo naman! Oo nga eh, di ba? Oo. Wala na akong hahanapin. Wala ka na nga. How would you describe your wife? Una ko naisip ngayon, ano eh, lighthouse? Lighthouse? Yes, yes. Parang ganun po. I guess we try to be the voice of reason of each other. Whenever she becomes vulnerable, I try to be that for her and vice versa. So I can say confidently that I am a better person now because of her. How did you meet her? 2015 po, meron akong isang visual artist high school friend na nung panahon na medyo I was struggling sa showbiz world. Daming kailangan kausapin, daming parties. Daming trabaho. Ang daming trabaho. Mm-hmm. You have to please people every day. I need a break from that. So every time na wala po ako sa showbiz world, to keep my sanity, I go to friends na introverts din. Uh-oh. Na mahilig makipagantuhan, magaling makinig. Parang pambalansi mo yes. Din. Yes, doon lang po ako sa bahay nila. Yes. Yung isa ko pong kaibigan, si Lloyd Ladera na nasa Australia na. One time nasa bahay niya ako, tapos sabi niya, tara, I am meeting other visual friends of mine, sama ka sa akin.
doon ko po nakilala si Sam and her partner during that time. Meron na silang Nam Nam Sam business noon, yung food business. What do you mean partner? Business partner or? Boyfriend. Boyfriend. Ah, boyfriend she na, was, ano, that time. In a relationship, okay. Opo. Na naging kaibigan ko rin. Mm-hmm. So, sinama po ako doon. Nagustuhan ko silang kakwentuhan. Naging regular na po ako pumupunta sa bahay nila. Sometimes, dahil may private dining business po sila, nagdadala ko ng mga date. Doon ako nakikipag-date sa kanila. Si private talaga. Okay. Okay. Opo. Okay, ah. Opo. So, na-witness niya. Na-witness niya lahat. Yun po, naging kaibigan ko po sila because of that. Masarap silang kakwentuhan kasi they are good listeners. Yun po, napansin ko sa mga introverts karaniwan. Very good listeners. And, ako naman po, mahilig magkwento. Mm-hmm. Regularly po akong pumunta sa kanila until we lost touch noong 2017. Mm-hmm. Nagpunta po ako sa Europe. Nagbakasyon ako with my mother. Right. Sa Switzerland po kasi based ang mother ko. Right. Up to now? Yes. Oh, yes. Opo, nakabakasyon lang siya dito ngayon. Okay. Noong 2019, pagbalik ko po mula Europe, I was feeling lonely. Pero at that time, single ka na? Yes. Okay. I was dating around, pero siguro umabot wala na po. Commitment. Wala. Uh-oh. At umabot na po ako sa punto siguro na naghahanap na ako ng katuwang. Okay. Gusto ko na rin magkaanak. Mm-hmm. Sumasagin na siya sa isip ko. Pamilya. O, parang nandun na ako sa age na yun. Yes. Napagod na ako sa dating world. Stage. Opo, dating stage. Mm-hmm. So, nag-scroll lang po ako sa Instagram ng mga kaibigan ko na tagal ko nang hindi nakita. Siya po ang una kong nakita na gusto kong makareconnect ulit. Sabi ko, miss ko na kayo. Kita naman tayo soon. And then she said na they're not together anymore, yung ex-partner niya. Parang may light bulb lang dito. Uy! Ayun, di, I visited her. Oo. And then, yun, hindi na po kami. Lagi na po kami magkasama. Inseparable na kayo since then. After that, Wow. Diba? Tsaka may ganung feeling, tita, na 2015 lang kami naging magkaibigan, pero feeling ko matagal lang kami magkakilala. Hindi mo mapaliwanag fully, pero it feels like that. So, how did you know na she's the one? Nung nagsimula po kaming pwede ko ba sabihin to? Hindi naman siguro magagalit yung misis ko. Pero, nung simula po kasi, when we reconnected in 2019, it happened so fast. It took some time for us to... We had a long discussion, a series of discussion, asking the important question na, kung ano ba kami? Ano ba tayo? Mm-hmm. And then, at first, I don't want to put pressure on her. Mm-hmm. She doesn't want to put pressure on me. She's enjoying her single life. I'm enjoying my single life. Nung una, okay pa sa akin na she is entertaining. Ano po siya eh? Tawag dito, lapitin din siya eh. Lapitin din siya na, hey, can we go out? Mga ganyan, may mga nagme-message sa kanya. Mm-hmm. Siya naman, innocently, okay, sige, baka naman gusto lang maging kaibigan nito. She's quite innocent that way na sinasabihan ko siya, may motibo yan. Hindi lang gusto lang kape yan. O nagsiselos ka na at that time. Probably, tita. Well, eventually, I felt uncomfortable. Binakuran ko nun po. I guess that was the sign na, okay, this is getting deeper. It's not casual for me. I want her to be my partner. Ayun po. Tapos, after a few months, boom, payapa. Was conceived. Bakit inuna niyo yung bahay? At saan ito? Parang, of course, alam mo, maganda kasi yun eh. Parang, before the wedding, ano na tayo, may bahay na tayo matatawag na sarili natin. Tsaka mahal ng rent, tita. Of course, nung nag-live-in kami ni Sam, we had to consider a house for rent na swak sa aming buong family. I mean, may room po yung mga anak namin, may office din na kung saan pwedeng magtrabaho. Ano to, rent to own? Hindi po, rent lang. Wow. Rent pa lang. Uh-huh. So, sa ngayon, ang nakuha po naming swak sa amin na may kwarto din yung kasang bahay at yung kapamilya na umuwi mula sa ibang bansa, it's not so cheap. I know. Eh, naka-post-dated check ka pa. So, may kita mo yung entire amount ng isang taon, yung magpapasign up the cross ka na. Pero before you knew it? Yun po yung motivation namin, kaya nagpatayo na kami ng sarili naming bahay. Pepe, just like other celebrities, nagmula ka rin sa isang broken family. Yes. How young were you nung maghiwalay ang parents mo? I was in grade school. Grade school 3. Pa. 9 years old, I think. Mm-mm. Yes, pre-teens. Pero tita, ako po, I hope you don't mind me saying this. Right now, I can proudly say na we don't call it a broken family. Okay. Ang term po namin, modern family. Modern na, family, kasi yes. Kasi we can see the blessing now eh. Yung perspective na ang laking blessing din ng naibigay sa amin nung pagkakaroon ng modern family. Una sa lahat, naniniwala po kami na kung yung parents po namin, they saw na hindi na po talaga kayang ipilit, mag-aaway lang sila kung ipipilit, I have to support that.
Yes. Kasi sila po yung nasa marriage talaga eh. Correct. Hindi naman ako eh. Yes. I mean, of course, we are their children. Pero it turns out, mas peaceful nung they parted ways. Tapos, nakakatuwa nga, tita, imbis na kumonte, dumoble pa yung mga celebration. Okay. Dalawang Christmas, dalawang New Year, kasi dalawang birthday celebration. Kailang hatiin nyo to. Oo, di ba? So, di ba, ikaw bilang anak, may birthday celebration ako ngayon, meron ulit bukas. Your mom is now based in Switzerland. Yes, okay, tita. For how long is this? Nagsimula po siya early 2000 eh, because she was part of an NGO. Oh, peace related work. Pa rin sa trabaho niya. Yes, peace work. I'm very proud na yung trabaho po ng mother ko is very relevant. Mm-hmm. Kasi po, they organize dialogues between countries who are in conflict. Oh. Like, for example, Ukraine at saka Russia. Exactly. Oh. Parang ganun po. Mm-hmm. A Muslim and a Christian na magkaaway. Galing. So, pinagda-dialogue po. Tapos, ako po, nagkaroon po ako ng mga kaibigan from different religions because of that work of hers. Tapos, and she became, dati po kasi sakitin si nanay. Nung naging base siya sa Switzerland, she became healthier. Wow. Po, syempre, grabe naman kasi yung simoy ng hangin sa Switzerland, linis ng tubig, quality of life. Uh-oh. But she has her own family na now. Parehas po silang may so, ilan ang half-siblings mo sa family? Wala. Naman. Opo, wala. Your dad, wala rin. Wala din. So, kayo lang talagang apat ang mga anak. Oo. Opo. But you're good friends with your father and his new wife. Opo. At saka mother mo rin. Yes. Opo. Ang galing. Ang galing. Tama nga yung sinabi mo. Yung term po na unity and diversity. Hindi natin kailangan pagkasunduan yung isang. Pero we respect each other's different opinions. Pepe, was there a time na umiyak ka? Walang kinalaman siya role mo in the movie or sa TV. Dami, tita. Dami po. Anong pinakamatinding iniyakan mo? Fears, tita. Umalis po ako sa showbiz noong 2017. Nagpahinga po ako, nag-request ako na mag-exit sa probinsyano. Yes. Because of my mental health. Talaga nagkaroon ka nito? Opo. Nagkaroon po ako ng mental health crisis during that time. Why? Depression, anxiety. I learned through the years, tita, by seeking different kinds of healers and doctors na I really have to protect my body, respect my body na huwag sagarin. Kasi po sa industry parang natin. Parang overwhelmed ka sa work. Opo, I spread myself too thin. Yes, kasi uso po sa atin ang trabaho, trabaho, diba? Saka na yung pahinga. Akala ko po kaya kong sumabay sa ganung lifestyle. Hindi po, kasi naubos po. I experienced burnout. Doon ko po natutunan yung burnout. Tapos, nung na-burnout yung katawang ko, logically, pati yung utak ko nadamay. Sabi nga po nung isang doktor, imposible hindi madamay yung utak mo pag bumigay yung katawan mo. Kasi yung utak mo, parte ng katawan mo eh. Correct. So, yun po, it's really because of burnout. At nung pumunta po ako sa Thailand, sa isang healing place. So, hindi na sa New Zealand. That was the original plan, di ba? Nagpunta po ako sa New Zealand, pero I experienced healing sa isang center po sa Thailand. New Life Foundation ang pangalan. Ano po siya? Parang holistic na rehab. Wala pong, hindi siya yung traditional hospital. Mm-hmm. Ang healing po na nakukuha namin ay sa pagkain, sa gardening, sa support groups, sa meditation, sa yoga. Very holistic, tita. Oo. Tapos sa isang support group doon, tita, yung pinakatumatak sa akin na hindi ko makalimutan. May pinanood kami na ang sinabi, depressed may also mean depressed. Na it's your body trying to tell you na, hey, you have to take a break. Huwag mo akong abusuhin. So, yun po yung pinakatumatak sa akin. Ah, yun pala yung nangyari sa akin. Gaano ito katagal? Ay, I took a break from showbiz, tita, ng almost a year. Okay. Nung una, nagmamadali akong gumaling na, kasi tita, ano eh. Pinanginayangan mo yung trabaho mo. Yes. Oo. Tsaka tita, I didn't feel like myself. Parang bumigay sa akin yung utak ko. Yung usual na pepe na ganito, mahilig makipagantuhan, tapos mahilig sa tawanan, nawala. As in, I had a hard time talking to people. I had a hard time facing people. Parang ano ka, naging ano ka, opo, aloof. Opo, I lost my zest for life. Nawala yung gana. I wanted to end my life. Umabot sa ganun, tita. Ganun ka-extreme. I couldn't control my brain. And yun pala, it's my body trying to say na inabuso mo kasi yung katawan mo for the longest time. Now we have to take a break. Now we are forcing you to rest. Yun po yung nangyari sa akin. At nung tinanggap ko yon, eventually, kusa na lang din po kung bumalik sa gana. Okay, I feel better now. I feel rested enough. I can go back to work.
I can control my brain again. And your emotions. And my emotions. Mm-hmm. Mas madali nang i-control. I mean, emotions really come and go, tita. Yeah, pero ngayon, right. Mas madali na siyang ma-manage. Right. I just had to respect rest and pause. At kailangan mo talaga ipasok yon in the middle of your busy schedule. Hindi pwedeng wala. Like at least once a week. At least once a week, di ba? And of course, that's your parang bonding moment with your family. Yes, diba? Yes. Opo. Iba, outlet mo yun eh. Exactly. Balance. Pang-balance, yes, opo. Correct. If your wife is watching right now, anong mensahe mo sa kanya? Hindi ko man to nasasabi madalas, but I'm very grateful. Thank you. And I love you so much. I see the two of us growing old. Actually, sinasabi ko sa kanya, tita, na nakikita ko yung pwedeng yung anak namin tumatanggap ng award or isa sa amin tumatanggap ng award, tapos puti na yung buhok namin, pero gandang-ganda pa rin ako sa kanya. Tapos kung ako man yung magbibigay ng speech because of award, I will call her name. Kung pwede siyang sumama sa stage, tapos hiyang-hiya siya. I pictured that in my mind, that the two of us really growing together. Now, I'm grateful na I found my soulmate. And that's you. And of course, your parents are watching also. Mm-hmm. Ano mensahe mo sa kanila? Grateful din ako, Nay Tay. Grateful ako sa suporta mula noon hanggang ngayon. Sabi nga nila, isa ako sa mga pinalad na full support ang parents sa napili kong craft. I can see how proud you are and I'm happy to see you proud. And I want to continue making you prouder with everything that I do. At ang gusto mong pasalamatan sa para sa lahat, bago mo i-plug lahat ang gusto mong... salamat. Yes, ako. Go ahead. I guess yung mga nanonood po ng pelikula na kasama ko, maraming salamat po. Nakakataba ng puso. Natatanggap ko lahat ng mensahe nyo. Hindi man po ako nakaka-reply sa lahat. Pasensya na po kung hindi ako nakaka-reply kasi ang hina. Mahina talaga ang kalaban pagdating sa social media. Ang dami mong input na nakukuha. Yes, pero gusto ko lang po sabihin na nababasa ko po yung mga mensahe nyo. At para akong niyayakap ng mga mensahe nyo of support saying... You wish nothing but the best for me. And umasa po kayo na patuloy po akong magbabahagi ng mga kwento na makabuluhan na magigiliwan din po kayo. Maraming salamat po. At syempre pa, showing pa rin hanggang ngayon ang My Sassy Girl. Yes, opo. Maraming salamat po sa mga nakapanood na at sa mga manonood, mag-isa o kasama ang inyong partner or pamilya. Salamat po. We're really proud of this project. Kami po mismo nagagandahan at salamat po kung nagandahan din kayo. At sana po patuloy niyo pong suportahan ang pelikulang Pilipino. Bukod sa May Sassy Girl, meron din po ang I Am Not Big Bird. Kasama ko po si Enrique Hill, si Nico Natividad, si Red Oliero at marami pang iba. Para naman sa mga gusto lang tumawa. Sa lahat po na nakapanood ng Rewind, muli po maraming salamat. Kundi po ako nagkakamali, palabas din po sa ibang bansa. So sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Salamat and it po. Broke all existing box office records, yes. In the Philippines. Opo. Wow, congratulations. Thank you, Lord. Diba? Ibig sabihin, marami po tayong nakapasaya. Mm-hmm. Marami po tayong napasaya at yun ang pinakamahalaga. Kaya maraming salamat. Ayun po, and for my personal... Isa pa, yung isa pang pelikula mo, Family of Two. Ah, yes, of course. Oo naman. Tadami, oo naman. No? Nakakalimutan. With Sharon... Cuneta, Alden Richards. Our megastar, and Alden Richard, Miles Ocampo, at marami pang iba. Family of Two, A Mother and Son Story. Palabas din po sa ibang bansa. Maraming salamat po sa mga nanood at manonood. Pwede po ba ako mag-promote din ng mga personal advocacies ko, tita? Product, negosyo nyo ng wife mo? Okay. Actually, si negosyo talaga ni wife to, ni Sam. Sinusuportahan ko lang because I'm very proud of her for doing this. Yung Nam Nam Sam po, pwede nyo pong i-follow sa Instagram. A food delivery service po. It's a weekly food delivery service. Pero we also cater for day-to-day delivery kung gusto nyo po ng everyday delivery. I guarantee you, napakasarap na plant-based. Kung gusto nyo pong mag-try ng plant-based, ito po ang marirecommend ko sa inyo kasi no bias, napakasarap po. You can check it on Instagram. You can try it for a day. And I guarantee masasarapan po kayo. Tapos ito po, yung suot ko po ngayon, Wear Amu, local din. Galing! Crafted in the Philippines. Oo. Support local po tayo, always. At bago kita pasalamatan at bago tayo magpaalam, please allow me to thank my personal sponsors. Sige po. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm. Nutritech, maraming salamat, Joss de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Eres Beauty Care.
Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Astilla Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Jeffrey Jimenez, Bebot Santos of Coloretti Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat Bobby Requintina, The Red Meat Shawarma, maraming salamat Chef John, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, and Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Asia's Lashes, and of course, Sugar White by Sugar Mercado. And of course, kayo mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Daming sponsor, tita. Andyan wow. Yan, sa iyo lahat yun. Wow. No, diba? Iti-take home yung lahat yun, diba? Tita, na-inspire ako dun sa mga binanggit yung sponsors. Meron po akong mga ilang gustong banggitin lang kung go if ahead. It's okay go with ahead. You. Go ahead. Hindi po ako sponsor but I support these companies kasi yes. Po it's part of my advocacy and my wife. Kami po dalawa, we support certain sustainable companies kasi we're also into sustainability, tita. Isa po sa nag-provide sa amin ng furniture pieces na upcycled gawa sa mga plastic plastic waste, tita. Wow. Converted into beautiful furniture pieces. Ang Junknut PH by Willie. Sana po masuportahan nyo. Check nyo po yung kanilang Instagram page at Facebook page. And then, ang Rio Tasso, nag-provide po ng coat ko nung Star Magic Ball. This is made out of scrap fabric. Wow! Po, ang Rio Tasso. Nasa Instagram din po. Uh-oh. And kung saan po kami nag-grocery, para po sa Nam Nam Sam, ang mga ingredients po namin, nakukuha po namin sa Back to Basics. Zero Waste Eco Store. Galing. This is a grocery store po, tita, na may mga garapon sila. Oo. And then you just bring your containers, just refill lang lahat. Galing. Opo. Sa maginhawa po yon, supportahan po natin. And with that, maraming salamat. And I'm so happy and so proud of you. This is actually my very first time to interview Pepe. Never had there a time na nagkaroon na tayong kwentuhan sa mga press conferences. Mm-hmm. Never. Mm-hmm. So this is the first. But I've been writing about you. Nagbabasa lang ako about your background. So, alam ko yun. Salamat and more power and more blessings for you. Keep it up. Congratulations. And with that, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now and God bless us all. Yeah.